ikaw na walang hanggan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin. Ipinakakahulugan ng ating pananampalataya sa kasamahan ng mga banal ay nangangahulugan na ating pagsasama ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Silang mga nasa langit ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga nililinis pa ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa Eukaristiya na iniaalay para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin po natin silang makapiling nawa ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig na iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglayang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay na ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita. At hindi rin makikita mga matang sadyang sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang mahal. Alleluia. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, ginugunita po natin ang lahat ng pumanaw na Kristiyano. Kabilang dito ang mga namayapan nating mga minahal o minamahal sa buhay. Ngunit ano nga ba ang magandang pagnilayan natin sa pagdiriwang natin para sa araw na ito? Marahil ang unang bagay na pumapasok sa ating kaisipan ay ang salitang kamatayan. At tila para sa panahon natin ngayon, ito po yung isang bagay na tila kinakatakutan natin. Ayaw nating pag-usapan ng kamatayan. Dahil para sa atin ang kamatayan ay katapusan. Kaya ayaw natin siyang pag-usapan, tila natatakot tayong pag-usapan ang kamatayan. Pero bilang isang Kristiyano at bilang mananampalataya, wala naman talagang dapat ikatakot sa kamatayan. Dahil ang bawat isa sa atin ay makakaranas nito. Ang bawat isa sa atin matatapos ang ating buhay dito sa lupa. Pero ano ho ang mga bagay na dapat nating isalang-alang kapag pinag-uusapan ang salitang kamatayan? Una, tandaan natin na ang kamatayan ay hindi pagluluksa, kundi ang kamatayan ay pagdiriwang. Tila malaking kabalintunaan po ito para sa ating lahat. Dahil alam naman natin kapag merong namamatay, nalulungkot tayo, nagluluksa tayo, puno ng pighati ang ating mga puso. Bakit sinasabi mong kailangang magdiwang? Dahil ang ipinagdiriwang po natin mga kapatid ay hindi yung kanyang kamatayan. Bagkos kasama sa pagdiriwang na iyon ay ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin pinagkalooban ng buhay. At kapag nagbigay ang Diyos, ito ay pinakamaganda. Ito ay pinakakarapat dapat. Ito ay pinakaespesyal. Kaya nga sa araw na ito, yun ang inaalala natin. Yung mga kapatid nating yumao, kasama doon ay yung buhay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya nga inaalala natin yung mga mahal nating sa buhay na tila naging ama, ina, mga kaibigan, kamag-anak, at naging kasama natin. Dahil yung buhay habang sila ay naririto sa lupa ay ipinagkaloob ng Diyos. Kaya sa araw na ito, kasama ng ating pag-alala ay ang pagdiriwang sa buhay na ipinagkaloob sa kanila
ng Diyos. Pangalawa, kasama sa pagdiriwang na ito ay yung pag-alala din kahit papaano doon sa kalungkutan. Pero sa kabila ng kalungkutan na sila ay namayapa na, tandaan natin may kaakibat itong konsolasyon. At ano po yung kaakibat itong konsolasyon? Na alam natin na yung mga kapatid nating namayapa na ay kapiling na ng Diyos. Kaya nga, napakaganda ho ng translation natin ng kamatayan o ng death sa Tagalog. Ano po ba yung translation natin bilang Kristiyano? Hindi naman natin sinasabing namatay. Bagkos sinasabi nating sumakabilang buhay. Dahil alam natin na pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, ay merong naghihintay na buhay sa kabila. At ang buhay sa kabila ay buhay na kasama ang Diyos, na kapiling ang Diyos. Kaya nga, kung meron mang konsolasyon ang pagpanaw, kung meron mang konsolasyon ang pagkamatay, ano po yun? Na sa mga oras na ito, alam natin ang mga kapatid nating nauna ay hindi na nakakaranas ng hirap, ng dusa, ng problema na dinaranas natin dito sa lupa. Dahil alam natin na sa mga oras na ito, kapiling na sila ng Diyos. May konsolasyon ang kamatayan. At ang konsolasyon ng kamatayan ay ang alam natin ng mga minamahal nating yumauna o namayapa na ay kasama na ng Diyos. Pangatlong bagay, mga kapatid, mahirap po ang mawalan ng minamahal sa buhay. Kaya nga, di ba, kapag merong tayong minamahal na namayapa na, ang laging sinasabi sa atin, mag-move on ka. You have to move forward. Pero ibig sabihin po nun, hindi mo siya kakalimutan. Patuloy mo siyang aalalahanin. Pero masakit. Mahirap. Pero paano natin nalalagpasan ang lahat ng bagay na ito? Simple lang. Sa pagtitiwala sa Diyos. Mahirap po ang mawalan ng minamahal sa buhay. Sabi nga po nila, ang isa sa pinakamahirap na karanasan ng mga nawala ng minamahal sa buhay ay ang pagkatapos ng libing. Di ba ho? Iba na ho yung buhay. Yung kasama mong kumakain, hindi mo na makakasama. Yung katabi mong matulog, hindi mo na makatatabi. Yung inaalagaan mo, hindi mo na maalagaan. Tila mahirap nang mag-move forward. Mahirap nang dumalo yung buhay na meron tayo. Pero ano ang paalala sa atin? Manatiling kumapit sa Diyos. Manatiling magtiwala sa Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi magpapabaya. Kailanman ang Diyos hindi mangiiwan. Marahil sasabihin natin, Panginoon, ang mga minamahal ko sa buhay, sobrang mahal ko yung mga yan. Bakit niyo po sila kinuha? Di ba ganyan ang mga katanungan natin? Pero tandaan natin, mga kapatid, na hindi natin pwedeng maikumpara ang pagmamahal natin sa mga taong mahal natin sa pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Dahil ang pagmamahal ng Diyos mas malaki kaysa sa pagmamahal natin. Kaya ano ang hamon sa atin? Patuloy lang tayong magtiwala. Patuloy lang tayong kumapit sa Diyos. At sa pagtiwala at pagkapit natin sa Diyos, hayaan natin
na habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, ang buhay natin ay maging kaaya-aya para sa Diyos. Mga kapatid, inaalala natin ang mga kapatid nating yumauna. At sa pag-alala natin sa kanila, alalahanin natin ang buhay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ipagdiwang natin yung buhay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. At kasama sa pagdiriwang na iyon ay ang pag-iisip na sa oras na ito, sila nawa ay kapiling ng Diyos. At tayong naiwan dito sa lupa, ano ang panawagan sa atin? Ipagpatuloy ang buhay ng kaaya-aya, ng may pagmamahal, ng may pag-ibig sa Diyos. At kasama po noon, mga kapatid, ang patuloy nating pagkapit at patitiwala sa Diyos, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal, taglayang pananampalatayang ito. Tulungan lang natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang manangangailangan ng mga ito. Ang ating panalangin, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway, hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng hindi nakakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon ng buhay, inahabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak. Ang aming manunubos na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoong Hesukristo, hari magpakailanman, iligtas mo ang kaluluwa ng yumaong tapat sa'yo sa pasakit ng impyerno at sa puok ng kalaliman. Iligtas mo sila sa kadiliman at naway dalhin sila ng iyong anghel sa iyong kaliwanagan.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa dugong dumanak kay Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang inyong mga dinadalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayoy namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan ng ating mga puso, alalahanin po natin ang mga kapatid nating yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sinayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Atin ngayong hinihintay si Jesus na poong mahal, ang aba nating katawan ay kanyang bibigyang dangal, gaya ng kanyang kariktan. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay ang sinumang ako ay pananaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Atin ngayong kinihintay si Jesus na poong mahal, ang aba nating katawan ay kanyang bibigyan dangal, gaya ng kanyang kariktan. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungo kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang po ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras po ng ating finance office
ay mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. May karagdagang discount po sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtanyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpas sa walang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga naunang lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Gusto Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin.